Hi guys, welcome to my vlog. And for today's video, pupunta tayo ng Anda. Kasama ko po pala yung mga pinsan ko at yung isa pa naming kasamang babae na classmate namin sa elementary at high school. Actually, this is a overnight stay with our elementary friends, pero hindi nakapunta yung iba, so kami na lang yung apat ang nakapunta sa Anda. So itong lugar na ito, ito yung tinatawag nilang food park. Sa tabi lang siya ng municipality ng Anda. So marami kang mapapagpipilian. So meron tayong Korean food dyan din na pwede nating maorderan. May Filipino, mga pasta, pizza, shakes, iba pang mga drinks at yan yung mga sinerve. Meron tayong igado, meron din tayong nguyong, meron tayong scallops, at yung iba si serve pa. So far okay naman din yung pagkain nila. Masarap at mura lang. Nasa mga 100 to 300 plus yung price ranges. So marami ka nang mapapagpilian. Yung pizza nasa more than 300 pesos siya. So far masarap din siya. Nag-order din kami ng isa pang dish, yung laksa. It's a Singaporean dish. And so far sa lahat ng in-order namin, ito yung pinakamasarap. Madami yung servings niya. And then yun, pagkatapos namin kumain last night, kinamugahan, nagpasya kaming pumunta na naman din, bumalik doon sa food park kasi gusto namin matry yung breakfast nila. And then yung breakfast kasi nila, half the price sa resort, so medyo limited na yung budget namin kasi napakain kami ng sobra kagabi. So yun, bumalik kami ulit kinabukasan. Unfortunately, hindi pa bukas yung gusto naming mapagkainan na around mga 75 pesos na breakfast. So bumalik na lang kami sa resort kasi at least doon sa resort may free flowing coffee na, then may pool na. So while breakfast, magsiswimming kami ng pool. So enjoy na lang namin kahit double the price, okay lang. Basta yung stay namin maganda. So habang naghihintay kami sa order, naligo muna ako sa pool. So favorite part ko pag nagsistay ako sa isang resort ay yung pagliligo ng pool talaga. Kasi napakasarap sa feeling at na-exercise din yung katawan ko. And yun, naligo na din kami while waiting sa pagkain. So ito si Grizzly, isa sa mga close na kaibigan namin sa elementary at high school. So yung dalawa pa kong kasama is yun si Suzette Uy at Gladys May Auditor, mga pinsan ko. So we took this time na mag-bonding kasi ngayon lang naka-uwi yung isang pinsan ko, si Suzette, from the Middle East. Then maybe after 2 years pa siya makakabalik ng Pinas. So enjoy muna namin yung moment at bonding namin. So yun, buti na lang yung kasama ko, meron siyang underwater phone cam, so pwede namin gamitin while nagsiswimming. So super enjoy namin yan. So yun yung pagkain na serve na, kumain muna kami. At may mga pusa sila, super cute din naman. And ito yung beach nila, White Sand Beach na yung resort, yung Anda de Boracay. So super sulit na yung binayaran namin. And then at that time kasi weekdays yung nag-check-in kami, so walang ibang guest. Isa lang yung room na occupied aside sa amin, so dalawang room lang. So feeling namin na exclusive namin yung resort, so na-enjoy talaga namin yung bonding namin. Walang ibang tao kundi kami lang. And then yung staff nila parang na-exclusive service din kami. So super sulit yung binayaran namin at that time. So that day is Tuesday, so walang tao, walang masyadong tao. So yung pinaka-peak talaga nila dito is
weekend, so mga Friday, Saturday, and Sunday, madaming tao. So if you want to stay na merong ibang tao, weekend yung the best part na magstay kayo. Pero pag gusto niyo niya parang walang masyadong tao, weekdays, yung may klase talaga yung mga bata. Kasi parang medyo konti lang yung mga tao or guests na nagsistay. So yung Anda de Boracay is nasa likod lang siya ng public market ng Anda. So doon yung daanan papunta sa resort nila. And then yun nga yung stay namin, yung price is good for 4, nasa 1980, wala pa yung breakfast. So nasa inyo na lang kung magbe-breakfast kayo in the morning, 150 pesos. May other choices kayo, pumunta kayo doon sa food park, pero sabi ng nasa food park, nasa mga 10 am yung opening nila. Then yung gusto talaga namin kainan na breakfast, yung 75 pesos lang, hindi pa nagbukas at the time. So yun yung mga pwede natin gawin if ever gusto natin kumain sa labas. Then malapit lang siya sa public market. May mga ibang tindahan na nagbebenta ng mga pagkain din. Karinderia, may mga lechon manok, at may mga convenience store. So that time, pa-check out na kami. Then so far wala namang problema pag-check out namin. After check-out, naisipan ng kasama ko si Gladys na pumunta dun sa Gindulman sa Sticky Buns para umorder ng pagkain at drinks. So umorder na din kami. So far, masarap. Okay naman yung price nila at maganda yung ambience. Super sulit and super enjoy namin sa araw na yan. Thank you!